Hello guys, nandito na naman po ako para pag-usapan natin si Vito. So, at ano, pag-usapan natin kung ano man nangyari kahapon at mga possible mangyari mamaya sa opening. So, guys, before I start guys, kung bago ko lang sa channel ko, please don't forget to click Positional Videos PH. So, sa mga newbie, meron tayo ditong naka-playlist na mga buy signal lesson, no? So, uptrend, sideways, downtrend. So, ano mga strategy natin dyan. So, susunod ka na rin yung bounce play by Saturday. Lesson in technical charting. So, lesson 1 to 7 yan. So, may comparison dyan ng peso cost averaging versus dun sa buy and support, sell and resistance. So, may comparison yan. Check na lang. At saka mga indicators natin. Saka yung core of body of technical chart. So, medyo mahaba-haba to. Pero, more on analysis to. Maganda to, guys. Check nyo lang para malaman nyo kung paano mag-analyze ng ano ng isang stock, no? So, proceed na tayo, guys. Kaya, dito. So, chine ko naman sa company disclosure sa PSEI. Wala naman siya. Previous pa to. So, waiting pa rin tayo dun sa 40 billion. So, titingnan natin sa July 28 kung ano ba yung possible na output ng ano ng meeting. So sa ngayon, tingnan man natin yung chart ni dito. So sa ngayon, guys, ang ina-expect ko dito, guys, kay dito dahil wala pa yung report doon by July 28. So possible mag-sideways muna to si dito. So nakikita naman natin dito, guys, puro paghahalik ang ginagawa ni dito sa trendline natin. So nakalabas pa rin tayo, guys, sa downtrend, no? So, sa mga bago lang din sa channel ko, no? Baka maya hindi nyo na nasubaybay yung iba. Labas pa rin tayo. Nasa uptrend pa rin tayo, no? So, ang ina-expect natin di kayo dito ngayon is mag-sideway. Kasi ang tinitingnan natin dito, guys, na resistant hanggang ngayon, kung kayang basagin yung 3.2. Itong 3.2, guys. Check natin. Gawin natin na pula yan dahil resistant natin pula. So, check muna natin yan kung kayang basagin. Kapag nabasag yung 3.2, subukan natin ulit tingnan yung 3.3 na resistance, no? So, hanggang ano kasi, kung makikita yung previous video ko, so, inaral natin yung 3.2, 3.3, at saka yung 3.4. Dahil malalakas pa rin na resistant yun, guys, kasi may mga naipit pa rin naman dito sa taas. No, kasi tingnan mo yung volume na lumalabas. Ito lumabas, tapos ito pumasok. Pero tingnan mo yung lumabas, unti pa lang. No. Titingnan natin. So, as per dun sa kay Investigram ito, itong moving average niya na volume, nasa mataas pa yung volume niya, nasa 85 million pa. Ayan, guys, oh. 83 million pa yung moving average niya, yung kulay blue kung mapapansin niyo. So, yun ang average nyo. So, ito, guys. Kung napansin nyo yung isang video ko about dun sa bounce play na ginagamitan ko ng MA20, MA50, gamitan natin dito. Para makita natin mamaya yung ano yung magandang explanation, no? So, sa mga bago lang din, pwede nyo gamitin yan na, ano, na moving average sa pagsalo ng, ano, ng bounce play. So, set up muna natin to, guys. Tapos kukuha tayo mamaya ng ano ng support para alam natin kung saan tayo sasalo. No, just in case. So, ang laro lang talaga muna di kayo dito hanggat ganyan. Bounce play lang, okay na yung mga 3%. So, strong support pa rin natin 2.85, 2.8. Nalagay natin 2.8 'yan. Strong support pa rin natin yan. Nag-range tayo ng 2.9. Kita nyo, di ba? Nag 2.87 lang, guys, no? Yan. Yan ang range lang yan, guys, no? 2.8, 2.9. Ngayon, kapag nabasag yung 2.8 na yan, abang tayo dito sa may 2.5 o 2.6. Check natin yung weekly para sigurado. Just in case lang, kung sakaling mabasag, ha? Hindi pa naman basag yung uptrend line niya. So, check natin yung itong level na to. 2.6. Madami pang dadaanan, no? Ngayon, pagkatapos ng 2.6, ayan,
Subukan natin tong tingnan natin pa pagandahan natin baka mamaya magkaroon ng issue eh. So, sa example, magkaroon ng issue yung 28, at least napo-focus natin kasi ako guys, bihira lang din ako kumuha ng video guys. Kasi mas napo-focus ako sa ano, sa study. Ayun, 2.4 guys, no. 2.6, 2.4. Pero ang pinaka-strong talaga niyan is 2.2 dito sa round na to. 2.10. Yung pinaka mabigat na yan. No. 2.10. 2.10 to 2.15. Mabigat na yan guys. Kaya hindi basta-basta yan kaya basagin. So ang average ko pa rin dito is around 2.28. Ang hirap naman ito. Ilagay. Ayaw maglagay sa 2.10. 2.9. 2.11. Ayan. Sige, lagay na ba sa 2.10 yan guys, no? Sina-check lang natin yung mga support. And check nyo yan, 2.9, 2.8, 2.6, 2.4, 2.13, or basta between 2.10 hanggang 2.15, ayan mga support yan. Pero 2.20, mabigat pa rin naman yan eh. So ayan lang guys, ha? Hanggang ganyan pa rin naman yung style natin sa ano sa support ni dito, yun mga matitibay. So ang pinaka-final na matibay na support dyan is around 2.10 hanggang 2.15. So matitibay, mas matibay ako just in case magkawala ng mga bad news. Yun na yung aabangan mo, yung 2.10, 2.15. So tingnan muna natin yung kung kaya basagin yung mga 2.6, 2.4, kung kaya basagin. Eh kung ang 2.8 nga, hirap na hirap mabasagin, no? So, alam naman natin yung resistance muna natin, 3.2, 3.3, 3.4. So, hindi natin ina-expect na tataas siya ng, ano, ng 2.5. Kasi nga, wala pa naman din na good news. Hintayin natin yung good news. So, ang ina-expect ko kay dito, ang forecast ko dyan, mga 6 pesos ngayong taon na to ng December. So, just in case kasi nga, yung October 20, October 30, kailangan nila mag-submit ng result ng 1,300 na ano na tower kung okay na ba 'yon. Kasi kailangan yung technical audit nila by January, ayun, malalaman. Pero ako naniniwala ako na makukuha 'to kasi ang laki-laki ng band nila, mga 2.5 billion ba 'yun o 25 billion band. Malaki 'yon eh, hindi naman basta-basta. So check natin guys yung ano, yung 5 minute no. Kay dito kung paano tayo naglalaro ng bounce play. So, ito guys, no? Kita nyo guys. 1 minute na lang to guys. Kasi sa 1 minute ko nalagay, no? Maganda-ganda. Ayan, 1 minute chart. So, ito yung nakikita nyo pa yung support 2.9 guys. No? Kapag naglalaro kayo guys ng bounce play, kailangan lagi kayong nakatingin sa support. Kasi maglalaro ka ng bounce play dyan sa support lang. Ayan, tingnan mo, 2.9. Pumasok na siya. Ang next mo titingnan yung 2.8, no? 2.8. Ngayon, dito lang siya sa 2.7. Ngayon, tulad na sinasabi ko, check natin itong cross na, itong cross ng MA20 at saka MA50. Ayan kasi level na yan. Parang kapag pumasok ka dyan, nakabili ka dyan. So, check natin dito sa pinaka-top, meron kang 5%. Dito ka lang sa 3%, o dyan sa mga 3.10, nakabenta ka, 3.86 na. So, ngayon lang, ay paano kung dito ka nag-sell dito sa my cross? Magkano? 1.67, break even lang din. No, 1.25 lang kasi yung ano mo eh, ang equal mo, pambayad mo sa broker, mga fee, tapos yung tax, ayun. Kung dito ka nakabili, dyan ka sa closing dito, dyan ka sa part na yan, okay na, 2.75, no? Kahit papano siguro may kita ka kahit papano dyan kasi 1.25 yung minimum yung pambayad sa broker. Pero kung gusto mo nang kita talaga na minimum talaga is 3% dapat dito sa mga part na yan na 3.08. Ano ba itong closing na to? 3.08 nga yun. Pero kung malakas taga loob mo, dito ka bumili sa 2.9 dahil nga tinitingnan mo yung 1 minute chart at dito ka nakabili sa closing, ayun. May 4% ka ngayon. Diba? So, ganun lang maglaro ng bounce play, guys, no? Antay-hintay ka lang dito sa mga cross na yan. Na cross signal na yan. Tapos nga, kapag nag-cross dito at tumuloy, eh di mag-cut loss ka.
No. Yun naman yun, kakatlos ka naman ihanda mo. Pero pinakamasap ng laro dyan lagi sa support area. Kasi ito pala, tandaan mo lang naman magkukos. Ngayon, kung gusto mo naman, medyo subukan natin yung MA10. No. Subukan natin yung MA10 tsaka MA20. Tingnan natin na, di ko rin ginagamit ito, sir. Di ko rin ginagamit, pero tingnan natin. Kung dito ka sa 2.95, medyo maganda ka kapag, ayan, 2.95, tapos gagamitan mo ng ano, dito ka sa may crossing, ayan sa part na yan, ayan. May 3% ka na, 3.83. Ayan, kung gusto mong medyo mabilis-bilis yung ano, yung magbigay sa'yo ng cross. Kaso nga lang, ang pangit lang din talaga kumisang guys nito, kapag masyadong mabilis din, hindi ganun ka-accurate, hindi ganun ka-safe yung ano, yung bigay ng data. Para sa akin guys ha, kasi nga, ang ginagamit mo lang dito is closing ng 20, closing ng 10, yun ang ginagamit mo. Unlike yung ginamis mo, closing ng 20 at saka closing ng 50. Although, mas magandang gamitin mo, kung gusto mo din subukan diskarte, gamitin mo itong MA20, MA10, tapos yung susunod na chart mo, 1 minute pa rin, pero ano, 20 at saka 50 MA ang gamitin mo. At least kapag nag-verify na, nag-confirm na dito sa 20 and 10, iintayin mo na lang sa 50, yung 20 at saka 50 na MA. So maganda-ganda rin. Pero come on, kapag ako naglalaro nito, 2.9, so bakit ba ako hindi lang kapag lalaro ng ganito? Kasi nga guys, iba yung oras ko dito sa area ko. So 12 hours yung gap, kaya doon lagi ako sa secure na stock na alam kong hindi agad bumubulusok. Ito kasi medyo kailangan 100% tutok ka nito para hindi ka masunog, no? So guys, I hope guys may bigay ako sa inyo information regarding dito sa mga bounce play at saka yung insight natin kay dito kung saan ba papunta to, no? So ano lang, sideways lang muna ang ina-expect natin kay dito sa area na to. Guys, sideways lang muna, no? So huwag muna tayo masyadong position lang, huwag muna tayo masyadong nag-iisip na tataas na masyado to dahil madaming ipit, no? So guys, thank you, maraming salamat sa oras nyo sa pag-standby nyo dito sa channel ko. Maraming salamat guys, God bless.